Okay, magandang araw mga sir. Meron naman tayong customer. Ipapa-install nito. PIAA horn saka mini driving with domino switch. So ayan, gagamit tayo ng tatlong relay at saka itong wiring. So papakita ko sa inyo kung saan ikakawit. At kung paano pagkakalas ng flarings ng click. Okay, umpisa na natin. Okay mga boss, yan ang tatanggalin natin una, dalawang rings na flower, para makalas natin itong D-type na to na flarings. Okay, tapos dalawang tornilyo sa baba. Yan, Phillips screw. Ilawan natin mga sir. Ayan. Sa baba na yan. Dalawa. Kabilaan lang siya. Yan lang. Tatanggalin tornilyo. At saka may dalawa din yung gis sa loob. Ayan, may dalawa gis dyan. Tapos puro clip na lang yan mga sir. Mamaya. Makikita nyo kung paano kalasin. Okay. Okay mga boss. Gagamit tayo nito. Flower. Hilahin nyo lang pa paganto. Ayan. Dali na. Tapos may dalawang gis dito sa iba ito. Saan tayo makakalas nyo? Tapos dalawang screw sa ilalim. Ito gagamit na ng panungkit. Bago ito mga sir. Kaya medyo maganit. Tutulungan mo na ngayon ito. Pagkakit mo na lang ganyan. Tapos may clip pa pala dito sa ilalim mga sir. Push mo lang yung gitna, tatanggal na yun. Ito yung clip niya, kabilaan niya. Dito sa side na to. Pupush niyo lang yung gitna para maalis yung lock. Para mahugot na yung bearings. Tulungan ko ng pasungkit para hindi mabasag yung click. Kasi pag di mo siya tulungan mga sir, mabasag yan. Ganyan yan kasi lang.
tulak palabas ko na. Okay mga sir, paggawa nga pala ako ng bracket ano. Yan. Paggawa ng bracket para do sa ini-driving natin. So ito lang pinabutasan ko kasi hindi ko pa sure yung saktong butas do sa bearings. Ayun oh, kaya walang butas. Ganyan ang itsura ng bracket niya, mga lods. Mamaya papakita ako kung saan nakapwesto. So, kalas muna tayo ng kusina. Kusina muna. Ay, ito na muna ang unahin natin. Yan, unahin muna natin isalpak to kasi magbubutas pa tayo dito. Sa flarings natin ilalagay. Mukha ng ano. Click natin dito siya nakapwesto. So ngayon hindi pa natin alam kung saan natin bubutasan. Kaya ito yung may extension na ganun. So ngayon bahala na mamaya kung saan tatapat yung butas. Saka natin i-drill. Okay, mamaya papakita ko na lang. Cut muna natin ito. Okay mga boss, nakikabit ko na yung bracket. Okay, sakto siya. Kaya mga boss yung bracket niya, ganyan ang itsura. Kita niya. Yan ang itsura mga boss pag wala yung mini driving. Yan. Pag nakakabit, ito naman siya. Sakto lang siya mga boss. Nasukat ko na. Ito yung bagong isalpak yung mini driving mga boss. Yan. Isasalpak natin itong flarings niya ay kalas yung mini driving para hindi na nanabit. Ang itsura niya mga sir. Alright. Ayan. Ito yung isa. Okay. Papakita ko na lang yung picture habang inaano ko itong video. Papakita ko yung picture ng bracket. Ciao sa nakapesto. Okay, stainless mga boss yun. Pinagawa ko kay paring JP. JP Works. Okay. So sinukat ko lang yan. Pati pagliko-liko. Ayan mga sir. Ang laki pa ng clearance. Ayan. Ayan, sagat na yung ligo niya. Pero hindi nasabi. Kabila ganun din. Matigas pati ito mga sir. Stainless to. Okay mga sir, ito naman yung busina. Tapos na nating i-mount yung ating mini driving. Yung pagkakapwesto. Ito naman ang hinahanapan natin ngayon. So ngayon mga boss, ito yung original dati na busina niya. So ito yung galing dun sa pinagtornilyohan itong bago natin. So yan yung position niya mga sir. Yan yung position niya. Pinaka safe na yan. Walang sabit yan. Mas maganda sir yung busina natin. Hindi nasabit sa play rings at saka dito. Ayan mga sir. Saktuhan niya mga sir. Yan sagad na yan. May allowance pa tayo, mga 1/4. So ito yung kabaak na busina natin. So ngayon, yung kabila, dito natin ilalagay yung isang busina. So magbabracket tayo din, mag-extension tayo. Dito nakapesto. Yan, dito nakapesto yung kabaak na busina. Okay, pipesto ko muna. Papakita ko sa inyo mamaya. Okay mga sir, nakapesto na natin. Ayan na. Ginamit ko mga sir yung bracket nito para pang extension bracket dito sa busina. Ayan siya oh. Ayan. Ganyan ang porma nung kabak na busina dito sa kabilang side. Tapos ito naman yung sa kabilang side. Okay. Ayan. Okay, maglilinya naman tayo. Ayan, siguro sa gilid. Bali, nagbawas tayo dito, sir. Sa kanyang cover nung ECU ito. Ayan.
Binawasan ko ng konti para makalusot yung bracket. Okay, magwa-wiring naman. So, ang mangyayari nito mga sir, ihihinang natin lahat. Para kahit mabasa, hindi mag-lost connection. Okay. Yun mga boss, mga paps, tapos na nating ihihinang yung wiring natin dun sa relay. Ito makikita nyo. Ginawa natin sa wiring ng domino switch natin para ito sa minute timing. Ito yung balas nya. So mamaya ako pati testingin yung ilaw kasi nakakabit doon sa flarings, doon sa ulo. So ito mga boss, ito yung wire nya galing sa domino switch. Yan. Yan mga sir, yung kulay pula ang input nya. Tapos ikukunik natin sa kulay black dito sa harness na to. Yan mga sir, ay pag sinusi mo ay may ilaw. Yan, kulay red dito nakatap sa kulay black. Tapos mapapansin yung mga boss dito, ano, biligtarin ko. Ayan, pinagsama ko na to, dalawang dilaw at dalawang pula ng mini driving. Yan, pinagsama ko na yan dito sa 87 nya. 87 to ibabaw. Nagtataka nga pala kayo kung bakit walang nakakunik doon sa gitna. Normally close kasi yun, hindi natin pwedeng pagtapan yun kasi pag doon natin tinap, tutunog na agad or iilaw na agad. Kaya dito tayo. Tapos yung high beam natin kulay yellow. Ang high beam nito puti. Yan, kulay pula sa wire, puti ang ilaw niyan, high beam yan. Tapos yung domino switch natin kulay yellow yung high beam. Ito yun, yung taas. Yan, yung taas. Tapos yung low beam natin ay kulay black. Ito kulay black. Yan o, kulay black. Yan. Low beam yan. Tapos kulay yellow yung wire nung mini driving. Dilaw din ang ilaw. Itong pulang wiring, puti ang ilaw. Okay. Tapos yung ground nung ating mini driving, kasama na dito. Punta yan sa battery, battery ground. Pinagsama-sama ko yan eh. Ground ng busina. Ayan, sa busina. Tapos ground ng relay. Magkakasama. Ito, itong wire na to. Tapos itong isang wire na to ay sa 30. Puro positive yan na yan. Ito kasama yan. Ayan, 30. Yung ating 85 at saka kita nyo 85 at saka 86, ito ikabi ng taming terminal. Yan yung pinakang coil natin ng relay. Diyan natin itatap yung mga switch, kaya diyan nakatap yung domino switch. Tapos yung kabak nito ground, ikabila na yung ground. Ito positive, ito ground. Ito yung ground nya papunta sa battery ground. Ito naman positive 30 papunta sa positive battery positive. Tandaan nyo na lang mga sir. Okay, so mamaya titestingin natin, ipipix ko na to. Okay, dyan muna mga sir, testing na tayo, napainstall na lahat. So nilagay ko lang muna yung ano, dinugtong ko muna para matesting natin yung ilaw. Okay, bright natin, kulay puti. Ayan, switch bright. Ayan, puti. Low beam, dilaw. Okay, busina. Pakinggan yung busina natin. Ah, di yan siya nakapesto, mga sir. Ayan. Kinalas ko na ng kalas na kalas. Gawa kasi nung pinasok yung negative at positive to battery, kailangan kalasin to para makapasok. Ayan mga sir, positive nakakonek yan sa battery. Tapos yung negative natin, ayan o, lahat ng negative ng relay, usina at saka mini driving nasa battery din para sure tayo.
nakompleto ang kuryente. Ayan. Isa pa, busina. Thank you. Okay, mga lods. Yan na ang kanyang pesto. Pagkakamount ng kanyang mini driving. So, testingin natin. Drive, dim, busina. Yan. Yan mga lods. Ganun yung bracket niya. Nakakonek yan sa likod. Yan. Nakatornilyo siya dito. Yung tornilyo nitong bracket ng headlight yun. Nakasama siya dun. Naka-angle lang siya. Parang eskwala. Eskwalado. Yung kabila. Mga lods, tignan nyo. Wala kasabit-sabit yan. Oh. Kabila. Oh. Yan, sagad na. Sa sayad, yung busina niya na andun, yung isa na andito. Okay.